ating lahi, anuman ang ating mga paniniwala, anuman ang salita natin, itong mga event na ito, ito yung maglalapit ng ating puso, no? Bawat isa. Dahil lahat tayo ay mga Pilipino. Ano po? So, wala naman siguro ng Chinese dito. Yung corona, no? Wala. So, dahil tayo ay mga Pilipino, karapatan natin, karapatan namin na iparating sa inyo ano ang katotohanan patungkol sa Islam. Karapatan rin ninyo na marinig sa amin, makuha sa amin kung ano ang katotohanan patungkol sa Islam. Kasi tanggapin po natin na ang buhay natin dito sa mundo ay napaka-iksig lamang. Marami nang kilala natin na pumanaw na dito sa mundo. No? At I'm sure, susunod din tayo na lilisanin natin ang mundong ito. At hindi kami papayag na lilisanin natin ang mundong ito na hindi namin maiparating sa inyo ang katotohanan. Aminin po natin maraming pangangaral ngayon patungkol sa religion. Kung napapansin po ninyo pag nangangaral ang iba natin mga kababayan, may sobre, nangungulikta, may marami silang binihingi sa atin. Ngunit kami po, dito kami mga Muslim, hindi po kami napunta rito upang maulikta po sa inyo. Nandito po kami upang ipamahagi namin sa inyo, kagaya po ng mga libreng gamot, libreng vitamins po ng mga bata, may pagkain po tayong pamimigay para sa inyo, may mga regalo po tayo para po sa inyo. Dahil masaya po kami na may parating po namin sa inyo ang katotohanan patungkol po sa Islam. Kasi palagi po natin naririnig sa balita, puro negative, di po ba? Masasama. Kapag narinig po ninyo ang Muslim, ano po kagad ang nasa isip ninyo? Sabi ng nanay, terrorist na. Yes. Palagi natin naririnig kasi sa balita. At nakikita natin, pag nakagalitong sombrero, nakamay hawak na baril, sumisigaw ang lawak ba, mga baril. At natatakot agad sa isipan natin, terorista ang mga yan, ang mga Muslim. No? So, ito po ang tamang pagkakataon upang maunawaan po natin sino ba ang mga Muslim. Kapag may sombrero, Muslim. Kapag walang sombrero, Muslim pa rin ba? May balbas yan. Kapag walang balbas, Muslim pa rin, pag naglalakad ako dyan. Siguro, kung hindi sabihin, may Muslim naglakad mo. Pero kapag ganito siguro, may sombrero, sigurado, magdaan ko, Muslim mo palakad-lakad doon, tama po ba? So kahit wala po ito, maintindihan, maunawaan po natin kung ano ang Muslim. May paliwanag po kanina ni Sheikh, kay Omar, kung ano ang Islam. So nabanggit nga, na ang pagsunod, pagsuko, ang talima sa nag-iisang Diyos, ang tawag doon ay Islam. Ngayon, yung sino man ang sinugo ang kanyang sarili, sumunod sa kautusan ng Diyos, ang tawag sa kanya ay Muslim. No? Lahat ng mga ng Diyos ay tinatawag Muslim. Ano po? Arabic po yung salitang Muslim. Para mas madaling maintindihan, lahat ng nilika ng Diyos ang tawag ay Muslim. Tagay ng araw. Ang araw ay Muslim. Bakit? Ayon sa definition kanina, sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Di ba ang araw ay lumulubog, ay sumisikat sa, saan ba, silangan? Ano ba? Kanluran. Tapos lumulubog sa silangan. West, tapos east. Di ba? So yan ay design sa kanya ng Diyos. Hindi siya pwede pupunta sa kabila, babalik ng paikot-ikot, hindi pwede. Kasi dinesign siya ng Diyos na paikot-ikot from west to east. Yun lang ang design niya. Ay, paikot-ikot, yung mundo pala, umiikot. Ano po? So, naka-stage siya, pero mayroon siyang dalaw. Ganun din ang mga planeta, yun umiikot sa sun. So lahat kayo ay nalita ng Diyos, sila ay mga Muslim. Ang mga ibon na lumilipat sa kalangitan, sila ay mga Muslim. Bakit? Sinisunod nila yung pagkalika ng Diyos sa kanila na sila ay may pagpak at malayang lumilipat. Hindi na nila pinapangarap lumangoy sa ilalim ng tubig.
Hindi na, kasi di-design sila na mga ibon. Ganun din po ang mga aso, hayat, kahit baboy nga eh. Muslim ba ang baboy? Muslim din po. Kasi nililigtas din sila na Diyos. Lahat ng nililigtas ng Diyos na Muslim. Paano malalaman natin kung ang isang nililigtas ay hindi na Muslim? Dito po sa mga tao. No? Kasi tayong mga tao, mayroon tayong free will. Nililigtas tayo na mayroon tayong free will mag-decide kung susunod ba tayo o hindi. Lahat ng isinilang na sanggol ay Muslim. Bakit? Wala pa sila free will. Pinanganak sila, wala silang magawa. Pati po ang iyak nila, iisa. Sino magsasabi sa atin ngayon na pag umiyak ng Chinese, diba? At umiyak ng Amerikano, iba rin. Iba rin ba ang iyak ng Bisaya? Diba parehas? Uha, uha, parehas mo lang. Ano mo? Pero paglaki, magkaiba lang sa magkaiba na rin ang religion. Dahil sa relihiyon ng kanilang magulang.